Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, atin ko yung napakadaming tanong na nandoon sa video ko on a boosting video. Yung sinasabi ko doon yung pwedeng magpa-boost ng YouTube, Facebook, ayun. So sasagutin ko dito yung mga common question na tinatanong nyo sa akin doon. Saan po ba pwedeng mag-PM ng magkano yung price, ganun. So, pwede kayong mag-PM sa akin directly. So, nagpapa-boosting po ako. So, pwede kayong mag-PM guys kung may mga ipapa-boost kayo or may mga tanong kayo. Gusto nyo din ng proof, madami din ako nyan. Ayun, so, madami na po akong napa-boost na mga channel and then Facebook page also. So, yung mga common question doon is, kami din palang mga small YouTuber na napapagod na din pala mag-sub to sub or mag-watch hour kasi nakakapagod talaga yung mag-live ka ng ilang hours. Kailangan mo kasi ng 4,000 watch hour para ma-money ka at 1,000 subscribers. So, yung iba, napapagod na talaga. So, gusto nila ng madalian. Ayun, so, kailangan nila talagang magpa-boost. Ayun, so, maraming mga viewers yung nagtatanong sa akin ng about sa boosting. Ayun, so meron ding nagsasabi na gusto nilang itry kasi para mas mapadali nga. So marami ding nagko-comment ng salamat sa information. Ayun, so binabasa ko ngayon from Farm Boy Sam and then J Lord Socro also and then Black Star La Music. Ayun, so saan pwedeng magbayad sis? May isang nagtanong niyan, si Mercy Niego. So, sa akin po, through GCash po yung bayaran. Ayun, so, pwede kayong mag-PM sa akin para mag-inquire kayo at ibibigay ko sa inyo yung bagong pricing namin ng boosting ng Facebook page at YouTube po. So, ayun. So, how many days po bago ma-monetize or how many days po bago matapos yung 4,000 watch hour. Yung sa amin po is 1 week po yung 4,000 watch hour matatapos at yung subscriber naman na 1,000 is mga nasa 4 days lang po yun. So, ayun po. May limit na po yun. Pero yung Facebook page po, automatic po agad and within 1 day, napaprocess na po siya. Bale, halimbawa, yung 500 followers sa Facebook, yung kukunin mo in the same day or mga 3 hours lang tapos na po yung 500 na followers po na kailangan mo. So, ayun po. Meron din pong isang nagsasabing, "Hi ate, pasali po sa group nyo." So, hindi ko lang alam kung na-replyan ko to siya. So, sana PM mo po ako, di ko po na Alaya Jen. So, dun po, sumasagot po ako ng mga PM po ng mga especially nagtatanong about sa boosting po. So, nagre-reply po ako. And then, ano pa ba? "Hi ma'am, pwede po bang malaman yung legit na boosting service?" So, from Asile TV. Ayun, so, pwede ka mag-PM sa akin po at isasabihin ko sa'yo yung mga legit po. Kasi legit talaga kami. Kasi yung nakasalalay dito sa akin is yung YouTube channel ko. Pag hindi po talaga yan legit, baka masira yung YouTube channel ko kasi dito kayo nang galing. So, ibig sabihin nun, pwede kayong mag-comment dito na scam ako or ganun. So, pwede siyang syempre, wala nang maniniwala sa akin, wala nang manunood ng video ko, ayun. So, hindi na ako, aangat, ayun. So, yung iba naman, puro naman sa mga thank you, ayun. "Hi po, kaya nga mga nega sila about boosting, ma-demolish lang daw after a month." So, nakadepende po yun. Meron kasing boosting na napapansin ni YouTube na nagmamarka sa analytics na from unknown. So, ayun yung iwasan nyo. Pagka may nakita kayo or nagpa-boost kayo at may nakita kayong nakalagay doon na unknown, tas doon pumapasok yung boosting nyo, kabahan na kayo, huwag nyo nang ituloy yan kasi madedemonetize kayo niyan. Kasi madedetect ni YouTube na nagpapa-boosting nga kayo. Yung amin kasi is hindi niya malalaman kasi wala siya sa analytics. Hindi niya mapapansin or makikita or hindi nagre-reflect sa analytics yung
boasting namin. So ayun yung dalawang pinagkaiba ng boasting. May isang boasting na napapansin ni YouTube, ayun po yung nagre-reflect siya sa analytics nyo. Makikita nyo dun yung pasok ng subscriber ng watch hour. Yun yung iwasan nyo. Pagka ganun po yung boasting nila is tumigil na kayo kasi babawiin talaga yan ni YouTube. Madedemonetize kayo niyan. Yung pinaghirapan nyo mawawala. So yung isang boasting is yun po yung legit. Ayun yung hindi siya nagmamarka doon sa analytics nyo. Hindi alam ni YouTube na may pumapasok na subscriber and watch hour sa inyo. So ayun po yung nangyari. Yung nakaraan po, nagpa-boost po sila ng watch hour. Dalawang klase po. Yung isa, hindi sa amin at nakita ko na nagreklamo siya at nag-PM siya sa akin kung ganun din daw ba yung boosting ko kasi nga nagpa-boost daw siya pero after hindi pa nga umabot ng 1 month na demonetized na siya. So sabi ko hindi po ganun yung boosting namin. So ang ginawa niya, gumawa siya uli ng bagong channel at nagpa-boost siya uli sa amin. Dati kasi sa iba siya nagpa-boost at nalaman ni YouTube kasi nandun nakamarka sa analytics. So sa amin siya nagpa-boost at ngayon tuloy-tuloy na po yung channel niya. Hindi na po siya na-demonetize. So ayun po yung dalawang pinagkaiba po ng yung sinasabi niyong na-demonetize niya channel due to analytics po. Nagmamarka siya doon, nakikita siya doon, nandun siya sa unknown. Ayun, makikita mo siyang pumapasok. Kaya kabahan kayo pagka ganun na kasi nade-detect yan ni YouTube. Dapat yung booster na gagamitin nyo is hindi siya nade-detect ni YouTube para hindi kayo made-demonetize. Ayun. Pag monetize ka na, then trabahuin mo na kasi mahirap talaga abutin yung requirements. Fabian Tesmoto. So yung sabi niya, yes po, pag na-monetize na po kayo, huwag na kayong huminto sa ganun. Kailangan magdire-diretso po kayo para umangat po yung channel nyo. Kasi kung galing kayo ng booster or ng boosting, hindi pa talaga kayo napapansin niya ng ibang tao. So, kailangan magmarka sa tao or gumawa kayo ng YouTube, ng video, ng content na napaka-informative yung ikiklik siya ng tao kasi napakaganda ng content mo. So, kung galing kang boosting, walang problema yon as long as yung mga content mo na mga sumunod is mga informative at kailangan talagang panoorin. Alam mo yung napaka-interesting. So, kahit boosting ka pa ng galing, basta maganda yung content mo, no problem. Kiber, aangat ka. Ayun. So, meron ding iba guys na ang ginagawa nila is gagawa sila ng channel, lalagyan nila ng subscriber, lalagyan nila ng watch hour, tsaka nila ngayon ibibenta. Mayroong ganong boosting. So, maganda din yun kaso piliin yung maigi kasi merong iba talaga na yun nga, tignan nyo yung analytics agad. Ayun. So, maging sigurado lang kayo kasi pag binenta niya na sa inyo yung YouTube channel na ginawa na from boasting, so hindi mo na yun mababawi yung pera mo pag binayaran mo na. So, once siguraduhin mo, magtanong kang maigi, madamihan mo ng tanong na masasatisfied ka sa sagot nila para alam mo na yung pera mo is may napuntahan kasi mahirap na. Ayun. So, meron talagang ibang tao or ibang mga boasting site or boasting group na gumagawa sila ng YouTube channel at binibenta nila. So, yung pinakamahirap dun guys is nagsimula ka na nga sa boasting tapos lalagyan mo pa siya ng content and then magki-click ads ka pa. Yun yung mahirap yung click ads kasi yun talaga yung delikado ngayon. Kasi napakadali talagang i-demonetize yung click ads ngayon ni YouTube. Dati kasi ang dami, nalulugi yung mga nag-aano dyan sa advertise kasi puro click ads. Ang laki ba naman ang sinasahod nila sa click ads? So, napansin ni YouTube yun, ginawa ng paraan. So, kasama yung kaibigan ko doon sa nagki-click ads at ngayon, demonetize na yung channel niya. So, madaling-madali po talaga mahuli ni YouTube pagka nagki-click ads kayo. Kaya halimbawa pag booster kayo ng galing or boosting kayo ng galing, puliduhin niyo naman yung mga YouTube video niyo para mapansin kayo ng YouTube na ay legit to. Hindi yung galing ka na nga ng boosting tapos magi-click ads ka pa. Ayun yung malupit. Ako kahit ganito lang yung YouTube channel ko, hindi ako nag-click ads. Dati nagki-click ads ako pero yung konti lang. Alam mo yung tinatry ko lang tapos buti na lang nung nag-demonetize si YouTube ng mga iba-ibang mga YouTube channel na malupitan talaga yung mga sinasahod nila sa click ads. Ay, yung akin kasi, nag-try lang naman ako, tsaka isang cellphone lang yung ginamit ko. So, yung mga
nakuha ko nun kay YouTube sa click ads is mga nasa $20 lang kaka-click ads ko. Yung iba naman kasi ang lalaki kaya ng sinasahod nila dahil sa click ads. So, maabot ng nasa 100,000, 50,000. Kaka-click ads lang yun. Kaya mapapansin talaga ni YouTube na ay malupit to. Kaya dinemonetize talaga yung kasama ko kasi yung sinahod yung ba naman is 50,000 a month lang ha. Dahil lang kaka-click ads. So, napansin talaga ni YouTube. Ayun yung iwasan nyo yung click ads kasi doon talaga kayong mga de-demonetize. Ayun, ano pa ba? Ay, meron, iwasan nyo guys yung scammer kasi meron nagsabi dito, pwede nyo bang i-recommend yung legit na boosting service? Madami na ako na-encounter kaso natatakot ako if legit sila pero gustong gusto ko na comment yung legit dyan, sabing ganon. So, from Dorothy Navela. Ayun, so Dorothy, you could PM me, Alea Jen, ayun sa FB page kasi, yun nga, meron akong customer na nakuha dito din sa video ko, nag-watch siya, hindi, nag-PM siya sa akin. Galing siyang boasting, galing siya ng ibang boasting, tapos scam pala yun. Alam mo yung ginawa, nagbigay siya ng pera, tapos how many days na, within like, magwa one month na, hindi pa rin nagre-reflect yung subscriber na hiningin niya. Yun pala, tawag na ito, scam. Pero kasi sa amin kasi, kaya minsan napagkakamalan ding scam kasi nga, inuuna, payment talaga yung una, kailangan talaga namin ng payment. Tapos may iba naman kasi na scam na customer kasi half lang yung ibabayad sa'yo. Tapos pag na fully mo na, hindi na sila magbabayad ng half. E di, ikaw ngayon yung mag-aabono ng half na binaya na kulang. Ayun yung nangyayari. Kaya ayaw namin ng half talaga na tawag neto na bayad kasi kami din yung namumroblema pagka hindi yan na fully paid tapos fully paid naman yung service namin. Ayun, so yun talaga yung mahirap doon. Kaya payment first talaga kami at makakaasa naman kayo na hindi naman kami scam. Pero may iba talagang scam. Kaya todo matyag talaga kayo mapagtanong. Ayun, be observant. Lahat-lahat anuhin nyo na para hindi kayo ma-scam. Ayun, so iwas-iwas na lang din. Ayun. So, ayun lang yung mga tanungan. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo. At kung may iba pa kayong tanong, PM nyo lang ako sa FB page ko. Ay, sa FB ko po pala. Alea Jen. So, PM nyo lang ako doon at sasagutin ko kayo. Minsan, hindi ko nasasagot kasi nasa spam. Pero pag nakikita ko naman, nire-replyan ko naman siya. Ayun. So, guys, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe na rin po para updated kayo sa susunod ko pang upload.